Kung pag-aaralan ninyo ang pagiging diktador ni Marcos at pagiging diktador ni Lee Kuan Yew, ibang-iba. Kahit na diktador si Lee Kuan Yew, hindi ho siya masamang diktador. Sapagkat nakita ng buong mundo at ito ay kasaysayan nito na hindi mo pwedeng pasamain eh, di ba? Kung gusto mong siraan, di ba? Hindi mo magagawa eh. Bakit? Katotohanan ito eh. Halos magkakasabay namang umupo sa pwesto yan, sila Marcos, sila Lee Kuan Yew. Mga kaibigan, magkakasabay sila ng era, ng panahon. Actually, tinawag nga na hero ni Lee Kuan Yew si Marcos nung una. Pero he ended up as a crook, mga kaibigan. Nagtapos siyang, ika nga, masamang tao. Nagsimula bilang hero, nagtapos na masamang tao. Alam ninyo, bakit o ano ang pagkakaiba nila? Si Lee Kuan Yew, yung pagkadiktador niya, ay ginamit niya hindi laban sa kanyang sariling mamamayan. Ginamit niya ang pagiging diktador niya para sa ibangon ang kanyang bansa at para makasurvive ang kanyang mga mamamayan. Dito hindi. Ang nakasurvive lang dito sila. Hindi ba panahon ni Marcos eh, walang makain ng tao, nagsasayaw sila sa Malacañang. Meron silang sariling diskuhan sa loob ng Malacañang. Panayang party sa mga yate. Yan si Bongbong. Eh kasi yung may naging banda si Bongbong eh. Meron niya naging manager siya nung isang grupo, yung Manila Band. May ilan dong kakilala ko, mga kaibigan. Ikukwento sa akin, tumutugtog sila sa mga yate. Party, malimit yung Marcialo yan. Sila lang ang masaya. Ang mga tao'y malungkot, mga kaibigan. Sa Malacañang, nakakapag-perform din sila. Sabi ko nga sa inyo, hindi namang mas marami tayong ika nga pwedeng banggiting nakaraan sa kanila kaysa yung kung sino-sino lang dyan na mga kaibigan na nagsasalita nang wala namang alam. Di ba? Ano ang plano nila sa pagtakbo? Para magsamantala ulit. At sigurado, pagka nakabalik yan sa kapangyarihan, sisiguraduhin nila. Hindi na sila mawawala. Hindi dahil sa gusto nilang umahon ng bansa. Dahil tiyak na hindi. Nakadikit sila sa China eh. Ang ibig sabihin nun, hindi ka na kikilalanin ng buong mundo. At pagka nangyari yon, wala nang kapag-apag-asa pati katarungan dito sa bansa natin, kalimutan na ninyo na may batas pa rito sa Pilipinas. Bakit? Lahat magagawa na nila. Siguradong gagawin nila yan. Babrasuhin nila yan. Para mapalitaw nila, mga kaibigan, na tama sila. At hindi sila bibitaw na sa kapangyarihan. Sa kanila na lang, iikot yung kapangyarihan na yan. Nakita naman ninyo si Digong nyo. Ang dami nyo sinasabi sa mga kila Pinoy. Kay Ramos. Kahit na may mga depekto rin sila, hindi man sila perfecto eh, di ba? Si Vice President Lenny Robredo, hindi naman perfecto yan eh. Pero sa kanyang track record, wala ka naman makikitang masama siyang ginawa eh. Bakit mo naman siya hahatulan? Di ba? Mga kaibigan. Yung si Erap, kung di napatalsik yun, kung di naunahan ng taong bayan yun, hindi naaalis yun. Kita ninyo itong mga anak, di ba? Paikot-ikot. Gusto na naman makabalik. Yan ang mga nakatikim na sila eh. Ito si Digong nyo. Si Pinoy ba nagtangka ng ganyan? Patakbuhin yung kapatid, patakbuhin yung...
Walang ganyan, di ba? Ibang tao yung inanoint eh. Oh, mga kaibigan, kahit ganun, di ba? Kahit ano pa sabihin ninyo, hindi naghangad na sila manatili, maglambitin sa poder ng kapangyarihan. Si Mrs. Cory Aquino. Oh, ginalang ang batas, di ba? Siya gumawa ng batas, pero ginalang niya. Oh, hindi ho ba? Umalis siya sa pwesto pagkatapos ng kanyang term. Walang nagbalak sa kanila na manatili sila hanggang gusto nila. Ito mga to, palibasa, maraming kasalanan. Ha? Yan lang ang alam nilang paraan. Eh, mapas sa bulsa nila ang Pilipinas. At survival na natin ang pinag-uusapan dito, mga kaibigan. Tandaan ninyo yan. Ang pagsisisi laging nasa huli. Kitang-kita na natin. Hindi pa ho tayo lubusang nahuhulog sa kapangyarihan ng China. Nakikita na natin ang mga kamay na gumagalaw na kamay ng China dito sa Pilipinas. Ang mga pera ng Pilipinas ay sinasalok nila papunta sa kanila. Kinukuha pati mga negosyo rito. Kapalit ng plastic, bilyon-bilyon. Ng basahang face mask. Sipin ninyo yan. Ha? Yung ating gas, ha? Natural gas natin, ibinigay sa China. Bakit? Yan ang magsisilbing protection nila. Yan ang gumagarantya sa kanila na tutulungan namin kayong manatili sa pwesto, pero pag nasa pwesto na kayo, kami masusunod. Sila masusunod, mga kaibigan. Okay sa kanila yon, basta sila ay makabalik sa poder ng kapangyarihan. Hindi nila alam, balang araw, yan din ang papatay sa kanila, yung komunistang China. Lalo pa sa ugali ng maraming Pilipino na traitor sa bayan. Marami ngayon yan. Diba? Yan din ang magiging wakas ninyo. Oh. Yan ang katakutan ninyo. Yung hindi pa tayo ganap na nasasakop ng China, ano mangyayari sa'yo? Isasara ka na ng buong mundo. Baka visa ng Amerika, hindi na kayo bigyan. Hindi na tayo ibilang. Ngayon, hindi sila kumikibo sa ginagawang kabastusan. Pati sa sarili mong mamamayang Pilipino na naninirahan sa ibang bansa, ayaw mong bigyan ng pagkakataong makapunta rito, kailangan kumuha ng visa. Eh, dual citizenship. Pinahihirapan, padadaanin ka kung saan-saan. Hoholdapin ka muna ng IATF sa quarantine. Pinagkakakitaan sila. Mga kaibigan, kaya walang may gustong umuwi dito. Binabastos, kailangan daw kumuha ng visa. Oh. Sino ka mag-uutos sa pinakukuha ng visa, yung mga taong walang intensyong bumalik, di ba? Yung posibilidad na yung taong papasok sa bansa mo, hindi na aalis, magtatago. Ha? Yun. Pwede ka mag-require ng visa ron. Oh, mga kaibigan. Dito, may batas naman tayo. Ah. Di ba? Alinsunod dyan sa mga kasunduan ng mga bansa. Hindi naman sila required ng visa. Nagpapatupad ka nang wala namang kasunduan. Mga kaibigan. Lahat ng batas dito binaboy. Oh, para ma pumabor sa interes ng China. Oh, mga kaibigan, ano gagawin mo ngayon? Sasarang ka na ng Europa. Paano yung mga may interest ngayon doon? May investment din doon, may bahay din doon. Wala ka na. Oh, mga kaibigan, religion, hindi mo na maipapractice yan. Eh, yung kikibuloy, di naman religion yun eh. Extortion yun eh. Mga kaibigan eh.
Mupunta pa sa ibang bansa, nakakalat ng kahihiyan, di ba? Ipinanghihingi. O, kung saan-saan. Kaya nahuhuli sila. Nagkakakaso eh. Ultimo yung leader nila, may kaso eh. Di ba mga reliyon yan eh? Ha? Satanismo yata yan eh. Isipin mo, siya raw si Kristo. Mga kaibigan. Ha? Pagkatapos ang pinapanginoon eh, si Digong nyo. Si Kristo raw siya. Eh kung si Kristo yan, baka kumuha ng Armalite si Kristo. Di ba? Tadtaring kayo ng bala. Kaya sabi nga eh, kung ang Panginoong Jesucristo bababa dito, at hindi kung iibahin yung senaryo na nakasulat sa Biblia, kasi pagbalik ng Panginoong Jesucristo, ano na yan eh? Ayon sa Biblia, di ba? Paghukom na yan eh. O, gugunawi na ang mundo eh. Eh kung halimbawa daw, ang Panginoong Jesucristo, bibigyan ng pagkakataon, tatagal muna rito ng isang buwan. Eh pagka tumagal dito, Panginoong Jesucristo, baka ipakulong nila eh. Di ba? Aakusahan niya ng droga eh. Di ba? O, kung ano-ano, sabihin, subversive yan eh. O, baka gawin ni ng Panginoong Jesucristo, tumayo sa kwan eh, sa Divisoria eh. Ha? May tali sa ulo, tapos merong ano, dalang Armalite, di ba? Tantaring kayo ng bala niyan eh. Mga kaibigan eh. Pag nalaman niya, ganyan ang pinaggagawa ng mga nasa gobyerno. Di ba? Oh, eh, pakukulong nila yan. Sabihin, subversibo yan. Kaya, kwan eh, tama yung nasa Biblia eh. Pagbaba dito ay pagbalik dito ng Panginoon Jesucristo, paghukom na yun. Ala na. Oh, mga kaibigan. Itong labang ito, survival ng Pilipinas at ng mamamayang Pilipino ang pinag-uusapan dito. Otherwise, tapos na ito. Pag napunta to sa kamay ng sino mang presidential candidate maliban kay Vice President Lenny Robredo, tapos na. Wala nang makakasurvive dito na Pilipino. At kung gusto mong makasurvive, pupunta ka na sa ibang bansa para dun hanapin kung meron pang naghihintay na kapalaran sa'yo. Ah, maliban sa China, punta ka na ng ibang bansa kung makakahagilap ka ng pagkakataon para sa kinabukasan mo at ng pamilya mo. Ang pinag-uusapan ngayon dito ay survival. Ang gandaan niya ng buhay ni kay Marcos noon. Sinabi ko rin yan. Pero ngayon, na-realize ko. Unti-unti nating binabalikan ang panahon ni Marcos at pinanonood natin ang mga pangyayari na mabuti na lang nakatala hanggang ngayon. Available ang information sa internet patungkol sa mga pinagagawa at nangyari sa panahon ni Marcos. Ha? Kaya lang pala tayo nagagandahan sapagkat akala natin, ha, mga kaibigan, okay na ang ganung pamumuhay. Sa totoo lang, may trabaho naman ako. 1976 ako nagumpisang magkaroon ng trabaho. Pero ako, yung trabaho sa na maganda na kita ko, 76, bata pa tayo noon. Mga 17 anyos lamang tayo. Oh, mga kaibigan. Pero bago yon, nasubo ko eh. 14 anyos ako. Kung ano-anong mahihirap na trabaho ang pinasukan ko, walang trabaho. At kung may trabaho ka man, hindi ka mabubuhay. Nung naging entertainer ako, doon lamang ako medyo nakalasap ng konti pag wala ako rito. Pag nandito ako, hindi ka mabubuhay. Walang available na hanap buhay. Mga kaibigan, wala kang mapapasukan trabaho.
wala kang pagkakataong umangat sa buhay mo sa panahon ni Marcos. Mabuti na lamang kami na kapag abroad, ha, katulad yung mga kasama nating musician, nakakapag-abroad kami noon. Japan, di ba? Napakaganda ng pagtrato sa mga Pilipino. Hindi man ganun kalaki ang sweldo, napakababait pa ng mga mamamayan ng Japan sa mga Pilipino that time. Ha? Very welcome pa ang mga Pilipino. Hinahangaan pa at galante ang mga Hapon. Wala kang makikitang kasing galante ng Hapon sa buong mundo. Ha? Libutin mo man ang buong mundo, hindi ka na makakatagpo ng ganun. Doon lamang kami nakakasumpong ng maayos na buhay. Libre ang pabahay, meron kang alawan sa pagkain, hindi mabigat ang buhay. E dito eh, uwi ka, sweldo mo 60 pesos isang gabi. Magta-taxi ka. Oh, siyempre, lang namang mag-jeep ka sa hating gabi, nahabol mo yung curfew, di ba? Nakikipag-unahan ka sa curfew, mga kaibigan. Laging, laging menos 5 ko eh, kung dumating sa bahay eh, mga kaibigan eh. Oh, para hindi abutin ang curfew. Pagkat ako, nakatikim ng curfew 2 beses. Oh. Ang hirap nun. Ang kung anong trabaho mo lang nun, hanggang doon ka na lang. Hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon. Ang pagkakataon nun, makapag-abroad, di ba? Kaya maraming nagsimula, nagkaroon ng mga opening sa mga ibang trabaho, di ba? Yung iba, nagsa-Saudi, nagkaroon ng OFW. Bakit? Dito, walang tsansa. Walang pagkakataon. Oh. Anong hanap buhay ang papasukin mo? Kung ikaw entertainer, anong pwede mong maging ibang trabaho kung sakasakali? Noong pagka entertainer ka, tatanda ka, entertainer ka na lang. Diba? Hanggang ganun ka na lang. Oh, eh hindi naman araw-araw, Pasko, meron kang trabaho. Diba? Ngayon, eh simula nung mawala si Marcos, hindi ba nagkaroon na ng opportunity? Ha? Nagkaroon na ng ibang diskarte ang tao, hindi ba? Oh, ultimo nga ngayon, mga hayop lang eh, nagkakaroon ng diskarte. Ano trabaho nila? Troll. Di ba? Oh, ultimong hayop ngayon. Merong opportunity. Simula nung mawala si Marcos, hindi totoo 'yon na puro maganda ang nangyari sa panahon ni Marcos. Dahil ang kalayaan ng tao ay sikil na sikil. Kaya nakita ninyo parang bombang sumabog ang tao dahil sa sobrang panggigipit ng pagsikil sa kalayaan ng tao, yun ang nagiging epekto eh. Yung sasakyan, di ba? Yung sasakyan, pag tinakban mo ang tambucho niyan at bukas ang makina niyan, maaring sumabog ang karburador niyan. Di ba? Ganun ang nangyari kaya nagkaroon ng EDSA. Kaya sasabihin nila wala silang kasalanan, walang ginawa si Marcos. Mga kaibigan, eh magkano yung nahuli lang sa kanilang kayamanan sa airport? Nalula eh, ang buong mundo eh. Ang dami nilang sinasabi sa akin. Puro daw ako expose, imbestigasyon, reklamo sa gobyerno. Mas mabuti raw kung nakikipagtulungan na lang ako. Kaya may time na naisip ko din, tama ba sila? Dapat ko bang itigil yung ginagawa ko? Siyempre, pag batikos doon, batikos dito, mapapaisip ka, bakit ko nga ba ginagawa ito? Pero, kung walang lalaban sa katiwalaan sa gobyerno, walang magre-reklamo, walang mag-expose ng mga korupt na opisyal, ano mangyari sa ating bayan? Doon ko na tinanggap na maraming magagalit sa akin. Maraming patuloy na babatikos, pero hayaan ko na lang sila. Ang mahalaga, ginagampanan ko ang aking tukulin. Natutuwa nga akong makita na mas marami na tayo, lalo na ang mga kabataan.
ang mulat sa katotohanan, nagrereklamo, lumalaban sa katiwalian. Dahil dito, hindi ako nawawalan ng pag-asa na parating na ang pagbabago. At pag nangyari yon, finally, pwede ko na sabihin, mission accomplished. Sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkaibigan, nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang kaibigan, ang bawat kaibigan na